So anong tanong ni Jared, hindi ba natin pwedeng solohin ang WPS? Well, ang sagot lang dyan, Coach Jared, ay pwede mong solohin ang WPS kung mapapalayas mo ang 21 ng Vietnam, ang 7 ng Malaysia, ang 1 ng Taiwan, at ang 8 ng China. Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Sasrogando Sasot, ang inyong favorite American colony traitor. Ayan, maganda ang pag-uusapan po natin ngayong gabi at ito po ay ang ating pagsagot sa iba't ibang kamangmangan ng isang itago na lamang natin sa katagang jukebox blogger. Bakit jukebox? Kung anong hulog, siya ang tugtog. Ayan, pero bago ang lahat, shout out po muna sa mga kaka-tune in pa lang sa iba't ibang dako ng mundo at ng Pilipinas. So, ayun na nga mga friends, no? Alam niyo naman, bilang American colony traitor at bilang ang John Wick ng blogging, eh maraming gusto pong targetin ako ng mga mercenaryo, di ba? Ang isa na dyan ay ang isang jukebox blogger. So sasagutin natin itong mga kamangmangan na ganito, no? Diyos me, you Lord. Ito lang kasi, no? Ang i-address natin dito is, ang isa ay si Coach Jared. Yan. Shout out kay Coach Jared, di ba? Ano mo naman, Coach Jared, di ba? Ikaw na. Lahat ng issue, ikaw ang mercenaryo ko. Ano, Coach Jared, mula sa liquidation by certification ng mga congressman hanggang sa issue ng WPS, ikaw ang mercenaryo ko. Ano ba? Kakaiba ka rin, no? Ang gusto ko lang sabihin ay sana maging masagana ang iyong Pasko ngayong 2023 at ang iyong New Year 2024. Yan lang naman ang wish ko sa iyo, Coach, no? Maging masagana ang iyong Pasko at ang iyong bagong taon. Alam mo naman, no, kung yan naman ang ating hugot sa buhay, you know, the jukebox needs some coins in order to sing. Alam mo naman. So ito na. So, etong sasabihin ko, no, alam mo, Coach, last year, you actually interviewed me about the South China Sea. Ang daming issues sa Saba, sa Taiwan, sa South China Sea conflict. Last year sa blog mo, ang nakakapagtaka kasi, meron ka ng oportunidad, no, na tanungin ako sa sarili mong blog, magtanong ng maayos na issue, pero hindi mo ginawa. Pero ito pa, ano to ha, this was August 2022, last year. So may papapanood ako sa inyong clip, okay? Para makita ninyo, no? Ito. Clip nung interview niya sa akin last year. Ito. Mga 4 minutes lang itong excerpt na to. O, nakakaloka. Yung claim ng China, dyan sa South China Sea, was actually, ang pinag-ugatan niyan, yung claim ng nationalist government ng Taiwan. Kaya itong Taiwan has the same claim as China dun sa South China Sea. So itong mga sinasabi ng, what's this? Ng mainstream media na, mainstream media. Magpo-pro-Taiwan. O sige, di magpro-Taiwan ka. Tapos ang sinasabi niya, magpro-Taiwan because of the West Philippine Sea. Yung kiniklaim ng China, that's ang pinag-ugatan niya, yung claim ng nationalist government, they have the same claim. You cannot be against China. Oo.
It's the same thing. Ang pinag-ugatan niya yung National Socialist Government ng Taiwan. So magalit na rin dapat sa Taiwan. I didn't know that. Hindi ko alam yan. All I know from the get-go is galing ng Beijing yun. Yung 9... Ng Communist Party? Ulitin natin ha. Ulitin natin yung sinabi ni Coach Jarrett last year. Okay. Okay. I didn't know that. Hindi ko alam yan. All I know from the get-go is galing ng Beijing yun. Yung 9-1. Ng Communist Party? No! Ang naggawa niyan, the nationalist, kasi di ba remember, umupo lang ang Communist Party dyan after 1930s, before World War One or after World War One. I forgot right. The exact timeline. So before, ang nandyan, yun si Chiang Kai-shek, yung nationalist government. Sila yung gumawa niya mga dash line na yan. 11 nga yan dati. Ay, 11? Ano yung kasama niya? Actually, 10. 10 dash line, 11. Ay, hindi, 11 pala. Noong po si Mao Zedong, yung dalawang line dyan, nasa Gulf of Tonkin, na nasa pagitan ng Vietnam at ng China. Ginawa ni Mao Zedong, i-negotiate nyo na yung border ng, yung maritime border ng ano, ng Vietnam at China para maayos na natin yan. They were able to negotiate, kaya nawala yung dalawa. Ngayon, yung Taiwan mo, yung nationalist government, galit. Bakit yan nilinego? Bakit yan? So ganun yung story yan. It's not subject to negotiation kasi it was negotiated between the two of them. So, pero yun niya, it's the same claim. Taiwan has the biggest military outpost in the West Philippine Sea. Okay. Kaya pala. So when we talk about yung 9-dash line and yung ating claim sa West Philippine Sea, it's not just a Beijing thing. Kasama rin talaga dyan si Taiwan. Oo. Nireject nga ng Taiwan yung arbitration decision. No? We don't accept it. Kasama ni Beijing. Dalawa sila. Dalawa sila. Kaya ako sabi ko, paano kayo ng problema sa West Philippine Sea? Eh, kalaban mo din naman yung Taiwan sa West Philippine Sea. Fusera. Right. Yung build up sa mainstream media na nakakaawa naman si Taiwan, maliit lang na bansa, exerting her independence against a superpower called mainland China, ganyan. So dapat ignorant, kumapito tayo sa underdog. Ignorant, ano di ba? Ignorant about history. Mm-hmm. Grabe. Ang lalim pala talaga. Ang lalim ng history ng ano? Ng West Philippine Sea tsaka ng China. Ay, nako. Nako, Miss Sas, it's one, naka isang oras kalahati na tayo. Okay. Time flies when you have fun or when you're ano, talking about really, really intelligent stuff. Saka interesting, no? Interesting. Oo. And Miss Sas, ang dami kong mind-blown moments dahil sa'yo, ha? As in, parang... I never knew na ganito pala and all of that. So, ano yung sinabi? Anong sinabi nito? Ulitin natin, ha? Ulitin natin yung sinabi niya. For more impact. Parang I never knew na ganito pala and all of that. At misas, ang dami kong mind-blown moments dahil sa'yo, ha? As in, parang... parang I never knew na ganito pala and all of that. Ano yung sabi mo? Ang dami mong mind-blown moment sa akin last year nung in-interview mo ako dahil hindi mo pala alam ang issue. So alam mo naman, coach, you know, I respect a person with intellectual integrity. Kaya you make a stand, you give your reason, and then you maintain it.
no? And then you only change when there is a better analytical framework or better or new pieces of evidence that could change your view, 'di ba? Kaya hindi yung bigla-bigla ka nagbabago, bago-bago, 'di ba? So now ikaw ngayon yung mercenary ko, eh, di ba, last year nga, in-interview mo ako, pero hindi mo ako kinwiz. It was your opportunity. It was already your platform for you to be able to grill me. Home court advantage na ngayon eh. Pero, hindi mo ginawa. Baka dahil walang hulog, kaya wala kang kanta. Ngayon, okay. Eh, dahil nga ang topic natin ay sasagutin ng iba't ibang katangahan, dahil nga last year din, hindi mo alam, okay, ito yung sabi mo. Ngayon, sabi mo to. So, ang bagong drama is ang mamatay ng dahil sa shoal, bawal ba sholuhin natin ang WPS? Alam mo ikaw, Coach Jarrett, you are just like the mainstream media na ginagawa mong mangmang ang mga Pilipino. Pwede ka naman magkaroon ng stand, pero dapat ito ay nakabase sa facts. Okay? Anong sabi mo, hindi ba natin pwedeng solohin? Dito lumalabas ngayon, Coach Jarrett, na wala ka talagang alam kasi hindi mo alam yung issue. Just like before, ikaw na rin mismo, ako ang nakapag-inform sa'yo ng mga issue na mind. Ano nga yung sinabi mo ulit? Uulitin ko yung sinabi mo, ha? Lalaking tao ka naman, di ba? Dapat meron ka isang salita. So, dapat panindigan mo itong sinabi mo to noon, di ba? So, hanapin, ipiplay uli natin yung sinabi mo. Di ba? Ikaw nagsabi nito, hindi ako. This came from your own mouth. So, bilang isang lalaki, dapat meron ka isang salita. Oh, really, really, no, Miss Sass, it's one, naka isang oras kalahati na tayo. Oy. time flies when you have fun or when you're talking about really, really intelligent stuff. Saka interesting, no? Interesting. Yeah. And Miss Sass, ang dami kong mind-blown moments dahil sa'yo. Ha? As in, parang I never knew na ganito pala and all of that. So, ibig sabihin, ikaw na mismo nagsabi na before you talk to me, you never knew. So, ngayon, you were given an opportunity during that time para questionin ako, ipahayag mo yung view mo, debatihin ako, hindi mo ginawa. It was your home court, vlog mo yan, hindi mo ako kinestyon, so, hindi ka naman siguro duwag. Diba? Lalaking tao ka eh. Laki-laki mong tao eh. So ngayon, sasagutin natin tong kabobohan mo. Sabi mo, hindi ba natin pwedeng solohin ang WPS? Unang-una, Coach Jarrett, dapat alam mo ang ibig sabihin ng WPS. Baka kasi hindi mo rin alam, no? Baka karamihan, kasama ka sa mga maraming Pilipino na hindi alam kung anong WPS, tapos ikaw, pinapalaganap mo pa rin yung kamangmangan mo sa ibang tao. So, ito yung WPS. Okay? Ang WPS ay nagsimula lang ito noong 2012. Okay? Through Administrative Order No. 29, Series of 2012, ni Pinoy. Okay? So, yan. Naming the West Philippine Sea of the Republic of the Philippines and for other purposes. So, saan daw yung WPS? So, nandito naman yan, no? So, ang WPS daw ay ang the maritime areas on the western side of the Philippine archipelago are hereby named as the West Philippine Sea. These areas include Luzon Sea as well as the waters around, within, and adjacent to the Kalayaan Island Group and Bajo de Masinloc, also known as Scarborough Shoal. So, ulitin natin yan. As well as the waters around, within, and adjacent to the Kalayaan Island Group. So, ibig sabihin, yung waters na nasa Kalayaan Island Group, that's West Philippine Sea. So, sabi mo, hindi ba natin pwedeng solohin? Coach Jarrett, kung may alam ka sa issue,
hindi mo itatanong 'yan. 'Di ba? So dapat wag kang magpalaganap ng kamangmangan. So ito kasi yung W, ito yung Kalayaan Island Group na sinasabi doon sa West Philippine Sea. Okay? So this map, mga friends, ay ito ay kinunan ko nung in-interview ko si National Security Advisor Esperon nung June 2022. So sa office niya itong map na to. So that is the Kalayaan Island Group. Okay. So nakikita niyo 'yan, no? Yung mga mapa na 'yan, yung mga flags na 'yan, 'yan ang occupants ng West Philippine Sea. So pag one star, that's Vietnam. Okay? So Vietnam, Vietnam, Philippines, Philippines, Philippines. Philippines, this is China, Vietnam. So yung one star is Vietnam and several stars is China. Yan, China yan. Tapos ayun yung Taiwan. Okay? So ayun din yung Malaysia. Meron pa yan sa baba, yung Malaysia kasi yung ibang occupy yung ibang occupied ng Malaysia is wala sa Kalayaan Island Group pero nasa EEZ natin. So in total, okay, dahil hindi naman kayo in-educate ni Coach Jarrett na nagmamarunong, mas maganda na rin na ma-inform kayo. So in total, okay, in total, ang Vietnam ay may 20, Philippines 9, China 8, Taiwan 1, Malaysia 4. Okay? Sa Kalayaan Island Group lang 'yan. Pero sa EEZ, syempre mas marami pa yung sa Malaysia, okay? So pag sa EEZ, 21 ang Vietnam, Malaysia 7. Okay? Taiwan isa, China is 8. So 21 may preset 21 outposts ng Vietnam ay nasa EEZ ng Pilipinas, nasa West Philippine Sea. Ang Malaysia may 7 sa West Philippine Sea, ang Taiwan may isa, ang China ay may 8. So 21 Vietnam, 7 Malaysia, Taiwan isa, and China 8. So kung isasama pa natin yung Sabah sa Malaysia, dahil nasa kung kasama pa yan, so wala yung Malaysia. So ano yung tanong ni Jarrett? Hindi ba natin pwedeng solohin ang WPS? Well, ang sagot lang dyan, Coach Jarrett, ay pwede mong solohin ang WPS kung mapapalayas mo ang 21 ng Vietnam, ang 7 ng Malaysia, ang 1 ng Taiwan, at ang 8 ng China. Ngayon, kung magpo-focus ka lang sa 8 ng China, hindi rin sigurado na ikaw yung mag-o-occupy noon. Kasi yung claim ng China, ng Beijing, is the same thing as the claim of Taiwan. So malamang, Taiwan will move to occupy them. Or if not Taiwan, it's going to be Vietnam. Kasi Vietnam, pareho sila ng claim, almost identical ang claim nila ng China. So sa madalit salita, Coach Jarrett, nalalaman ang dunong ng isang tao sa pamamagitan ng kanyang mga tanong. Diba? So, ngayon, so yun yun. So, sa madalit salita, Coach Jarrett, kung tatanungin mo na hindi ba pwede suluhin ng Pilipinas ang WPS, well, pwede kung kaya mong girahin ang Vietnam, Malaysia, Taiwan at China ng sabay-sabay. Well, pwede mo rin mang one after the other, di ba? Kung buhay ka pa after mong magera ang China, pwede mo namang isunod yung Taiwan or Malaysia or Vietnam. Ganun lang naman yon. So, pwede. Coach Jarrett, pwede mong masoli yung West Philippine Sea kung palalayasin mo lahat yan. Ngayon, kung hindi mo kayang palayasin, ang sagot ay hindi mo masosolo. So, ngayon, yung sinasabi mo, Coach, ay galing sa kamangmangan. At ikaw na rin nagsabi last year, nalaman mo lang ang mga issue, iba't iba ang mga issue tungkol doon dahil sa akin. At siguro naman after a year, ay nag-research ka. Pero mukhang hindi, Coach.
Mukhang hindi ka pa nag-research. Kaya mo tinatanong na hindi ba natin pwedeng masolo ang West Philippine Sea. Kasi kung nag-research ka, coach, malalaman mo na hindi nga. Kasi nga, 21 features ang occupied ng Vietnam sa West Philippine Sea. Ang Malaysia ay 7, 8 kung isasama natin ang Sabah. Taiwan, 1. China, 8. So, pag inaway mo yung China, mapaalis mo yung China, hindi mo pa rin siya masosolo. Kasi nandun pa rin ang Vietnam, Malaysia at Taiwan. Actually, coach, no? Kung hindi mo alam, kasi nga, jukebox vlogger ka, kung anong hulog, siya ang kanta. Noong, recently, no? Noong, August ba to, is nagkaroon ng military live fire drills. Okay? Ang Taiwan. Ibig sabihin, coach, nagkaroon ng military live fire drill ang Taiwan. Alam mo kung saan, coach? Ibubulong ko sa'yo, coach. Pakinig ka, coach. Naririnig mo ba ako, coach? Ibubulong ko sa'yo ang sikreto kung saan ginawa ng Taiwan yung military drill nila, coach. Makinig ka, coach. Alam mo kung saan? Alam mo kung saan? Coach, makinig ka. Nakikinig ka ba? Alam mo kung saan ginawa ng Taiwan yung military live fire drill nila? Alam mo kung saan? Sa West Philippine Sea. Yes, coach. Sa West Philippine Sea. Narinig mo? Sa West Philippine Sea. Oo, coach. Ah. Alam mo na. So, bakit wala kaming naririnig sa gobyerno against this? Akala ko ba dapat solohin natin ang West Philippine Sea? So, bakit may nagmi-military, bakit pag may military live fire drill sa West Philippine Sea na hindi natin alam, hindi ipinaalam sa taong bayan, at hindi na-criticize ng gobyerno? Coach, ano na? Ano na, coach? Bakit hindi mo inaway yung Taiwan, coach? Bakit hindi ka nagalit sa Taiwan na nag-military live fire drill sila sa West Philippine Sea? Akala ko ba dapat solohin natin ang West Philippine Sea, coach? Ano ba, coach? Ano? Kaya pa ba? Ano? O baka kailangan pa ng ano? More hulog sa jukebox para umayos yung kanta mo? More? So ano na, coach? Ano nga yung sinabi mo sa akin ulit last year? Ano nga yung unang sinabi mo sa akin last year, coach? Diba? Ay, ulitin natin, no? Kasi, ikaw naman nagsabi nito, coach, eh. So, might as well. Time flies when you have fun or when you're, talking about really, really intelligent stuff. Saka interesting, no? Interesting, yeah. Oo. And, Misas, ang dami kong mind-blown moments dahil sa'yo, ha? As in, parang I never knew na ganito pala and all of that. Intelligent stuff. Saka interesting, no? Interesting. Yeah. Oo. And Misas, ang dami kong mind-blown moments dahil sa'yo, ha? As in, parang parang I never knew na ganito pala and all of that. Kaya nakakatuwa. Nakakaloka. Yung clay. Pero ito ha, ito Coach Jared. Okay, to be fair sa'yo, gusto ko rin magkaroon ng mind-blown moments with you. Payag ba kayo niyan, guys, na magkakaroon ako ng mind-blown moments with Coach Jared? Kung payag kayo na magkaroon ako ng mind-blown moments, yung si Coach Jared naman yung magbibigay sa akin ng mind-blown moments.
kung payag kayo, ipakisulat sa comment section na payag kayong nabigyan ako ni Coach Jarrett ng mind-blown moments. Pwede ba yan? Pwede ba yan, guys? Nabibigyan ako ni Coach, bigyan mo ako ng isang mind-blowing moment. Yan. Kasi dapat, kasi di ba dapat, guys, reciprocal. Last year, binigyan ko si Coach Jarrett ng mind, ano, ulitin natin ha, so dapat ang magsalita. Time flies when you have fun or when you're talking about really intelligent stuff. Saka interesting, interesting. Yeah. And Misas, ang dami kong mind-blown moments dahil sa iyo, ha. As in, parang I never knew na ganito pala and all of that. So guys, to be kailangan dapat reciprocal, 'di ba? Dapat reciprocal na dahil binigyan ko siya ng mind-blown moments last year, dapat bibigyan din niya ako ng mind-blown moments, no? Yung tipong, oh my God, ganun pala yun, Coach Jarrett. Diba? Dapat bigyan mo ko ng mind-blown moments din, Coach Jarrett, katulad ng pagbibigay ko sa'yo ng mind-blowing moments last year. Oy, sabi daw, sinong kausap ni Coach Jarrett dyan? Ito po ang kausap niya, oh. Ang American Colony Traitor. Ay, ano, ulitin po natin. Huh. Time flies when you have fun or when you're talking about really, really intelligent stuff. Saka interesting, no? Interesting. Yeah. Oo. And Misas, ang dami kong mind-blown moments dahil sa'yo, ha? As in, parang, parang I never knew na ganito pala and all of that. Kaya oh. Diba? Dapat guys, you know, dapat it's Coach Jar, dapat ito ang panahon ng American Colony Patriot na si Coach Jarrett na bigyan ng mind-blown moment ang American Colony Traitor, ang inyong favorite American Colony Traitor. Kasi nga, dapat fair, diba? Dapat bigayan tayo ng mind-blowing moments. Di ba guys? Dapat bigayan ng mind-blowing moments. Na pag binigyan kita ng mind-blowing moment, bibigyan mo din dapat ng mind-blowing moment, Coach Jarrett. Ikaw naman. Di ba? It's your time to give me a mind-blowing moment. Okay. Pero dahil generous ako, Coach Jarrett, eh, bibigyan pa kita ng isang mind-blowing moment. Ano ba, Coach Jarrett? Kaya pa ba? Tatagal ka ba? Ano ba, Coach Jarrett? May lakas ka pa ba for another mind-blowing moment? Dahil, guys, if you want me to give Coach Jarrett another mind-blowing moment, is sabihin nyo lang, kasi alam nyo guys, very generous ako magbigay ng mind-blowing moments. As in, giving someone mind-blowing moments is my expertise. As in, alam nyo, laitin nyo na ako ng kung ano-ano, ganyan. Pero when it comes to giving someone mind-blowing moments, wala kayong ano, walang lalapit sa inyo na hindi ko sila nabigyan ng mind-blowing moment. Di ba? Kita nyo na si Coach Jarrett, siya na mismo nagsabi na ang dami niyang mind-blowing moment sa akin, di ba? Last year. So, hindi ako nagsabi niya na. Si Coach mismo yung nagsabi na binigyan ko siya ng mind-blowing moment. So, guys, bigyan pa ba natin si Coach Jarrett ng isa pang mind-blowing moment?
ako kailangan, ano, pag sinabi niyong yes, bibigyan ko siya ng isa pang mind-blowing moment. Do you want more? Sabihin niyo lang ng more. Gusto ko ispagsigawan niyo sa comment section. More, more, more mind-blowing moment. Ano? More? Naku, wala akong nakikitang ano, wala akong nakikitang more, wala akong nakikitang salitang more. Dapat, gusto ko ano, I wanna hear how you whisper more. Ganon! Diba? Oh, ano na? More! Kailangan, gusto ko yung sigaw na more na malagkit. Ganon. Kailangan makita ko yun sa comment section na ano, na sobrang, sobrang ano, sobrang, sobrang malagkit na more. Oh. Di ba? Wala na ba? Kailangan, kayo naman, kailangan talaga, ano, bonggang-bongga. More. Ayan, yung mas malagkit pa, ha, ni Let. More! Ganon. Okay. Okay. Dahil nga, ano naman, very generous ako sa pagbibigay ng mind-blowing moments kay Coach Jarrett. Here's another one. Ano yung sabi ni Coach Jarrett? Ulitin natin yung sinabi ni Coach, no? Okay. Sabi niya, Coach Jarrett, so, ang bagong drama is ang mamatay ng dahil sa shoal. Bawal ba solohin natin ang WPS? Bawal daw bang solohin? Grabe si Coach, no? Feeling ni... Alam mo, Coach, para maging witty ka, dapat malagkit ka. Ganon. Hindi yung magbibigay ka ng ganyan, tapos hindi ka malagkit. Dapat ano ka, dapat magaling kang magbigay ng mind-blowing moment. Diba? Halimbawa, itong ibibigay ko sa'yo. So, ano yung sabi mo? Bawal bang solohin natin ang WPS? Oh. Babalik ulit tayo sa definition ng WPS. Okay. Administrative Order Number 29, 2012. Okay. Yan ang naming the West Philippine Sea of the Republic of the Philippines. Okay. So, kasama sa WPS ay ang, so, maritime areas on the western side of the Philippine archipelago are hereby named as the West Philippine Sea. These areas include Luzon Sea as well as the waters around, within, and adjacent to the Calayan Island Group and Bajo de Masinloc, also known as Scarborough Shoal. So ibig sabihin, Coach, makinig ka, Coach. Ibig sabihin, kasama ang Scarborough Shoal. Katubigan around Scarborough Shoal sa West Philippine Sea. Anong tanong mo? Hindi ba natin pwedeng solohin ang West Philippine Sea? So, sinabi ko na sa iyo yung kondisyon, 'di ba? Yung sa Calayan Island Group kung bakit hindi talaga natin siya solo. Ngayon, pwede naman natin siyang solohin kung mapapaalis mo ang Vietnam, Malaysia, Taiwan, China nang sabay-sabay. Kasi kung papaalisin mo lang yung China, hindi pa rin natin masosolo. 'Di ba? So dapat paalisin mo lahat, Coach. Oh, ito na, Coach, isa pang mind-blowing moment, ha? Ready ka na ba, Coach, sa isa pang mind-blowing moment? Tama. Ano ba? Mind-blowing moment na naman ako sa'yo, Coach. Parati na lang ako ang nagbibigay sa'yo ng mind-blowing moment. Dapat naman, minsan naman, Coach, ako yung bibigyan mo ng mind-blowing moment. Kasi, this is not fair, no? Na ako lang yung, ikaw lang yung nakaka-receive sa akin ng mind-blowing moment. Pero, diba? It's not fair. It's really not fair na ako lang yung nagbibigay sa'yo ng ano, ng mind-blowing moment. Diba? So, ano nga ba ang kondisyon sa Scarborough Shoal? Okay? So, I think naman, Coach, kung intellectually honest ka, dapat binasa mo yung
South China Sea arbitration decision. Di ba? Oo, dapat coach binasa mo yun kasi kung hindi mo binasa yung South China Sea arbitration, paano mo ako bibigyan ng mind-blowing moment? Di ba? Kasi alam mo naman ako, no, kailangan pag ano pa naman ako, coach, I'm a sapiosexual. Yes. Hindi ako nabibigyan ng mind-blowing moment pag aanga-anga yung tao. Parang ang boring naman ito. Kailangan yung merong kang ano, merong laman, may hugot, merong mind-blowing. Alam mo yun, coach? Diba? Yung talaga, mind-blowing talaga. Oh. Eh, kaso, hindi mo binasa. Kaya nga tinanong mo, hindi ba natin pwedeng shalohin ang West Philippine Sea? At binasa ko na rin sa'yo na according to the Administrative Order of Pinoy, ang Scarborough Shoal ay kasama sa